Ayan, so going to Bukid. Ayan yung yun yung ano dun, parang siyang sapa. Pakya tayo, ang cute ng damit. Yan, nandun na siya, oh. Ayan. Hello, mga langga. Ayan. Ang hingal. Basta akong bonnet. Di ko alam. Oh. Ano? A few moments later, 2 hours later, 3 hours later. Alam mo kung ano yung maganda kapag nasa probinsya ka? Yung parang sobrang layo mo sa problema. Huni ng ibon, sariwang hangin, na kahit sobrang bigat ng pakiramdam mo, kapag naranasan mo itong mga to, biglang mawawala na lang. Yung magandang tanawin, tapos yung palaya na ginawa niyong palaruan ng mga kaibigan mo. Sarap talagang bumuhay sa probinsya, no? Yung para talagang napakalayo mo sa problema. Yung parang napakalayo mo sa malupit na sistema ng mundo. Na kapag nasa probinsya ka, mararamdaman mo talaga yung... Bakit ba masarap mamumuhay sa probinsya? Unang-una sa lahat, mga langga, malayo ka sa mga taong judgmental. Dito sa probinsya, wala silang pakialam kung ano ang ginagawa mo sa buhay mo. Kumbaga, di sila nangingialam sa buhay ng tao. Nakaka-refresh ng mind, kumbaga sa city life, sobrang daming positive ion. So it means pag maraming positive ion, nakaka-stress talaga. Alam naman natin hanggat buhay ang isang tao, may stress talaga yan. Pero in the province life, more and negative ion. So it means nakaka-relax ng isip natin, nare-refresh yung mind natin. Lalo na pag ikaw talaga ay nag-work galing sa city life, so it means sobrang punong-puno na talaga yung utak mo. So kailangan mo to i-recharge. So napakasarap talaga ng timing na umuwi kami ng asawa ko dito sa province namin. Kahit malayo ka nga sa kabihasnan, tulad namin na papunta pa lang kami ng palengke kasi nga walang ulam doon sa kanila, may ulam naman, kumbaga kailangan din namin ng refresh. Pababa kami dito kasi pupunta kami doon sa place ng Corbada. Ang Corbada kasi dito sa kanila, or sa place din ng Masbate, which is eto yung may palengke na malapit sa place ng asawa ko. So habang pababa kami ng asawa ko, maraming mga tanong sa isip namin, marami kaming mga iniisip na dalawa. Sobrang happy niya at lalo na ako. Sabi ko nga na hindi ako nagsisisi na umuwi kami this vacation. Ayan, so nakikita niyo naman yung tanawin, mga langga. Sobrang napakaganda talaga dito. Lalo na na wala masyadong mga sasakyan. Oo, pero pagbaba namin mamaya, may mga sasakyan na. Pero hindi talaga marami kasi alam niyo naman, province to. Oo, sabi ko nga sa asawa ko na dahan-dahan lang siya mag-drive. Kasi sa totoo lang talaga, malangalang, sobrang matatakutin talaga ako sa mga ano, pag iba yung nagda-drive.
Kumbaga, pag ako nakahawak ng motor, hindi ako natatakot kung ano man yan, gaano man kalakas yung patakbo ng motor. Pero pag iba na yung humahawak, sobrang natatakot talaga ako. O diba, parang baliw lang. Ang galing! Ang galing! Ayan mga langga, so medyo malayo nga din dito yung palengke sa kanila kasi yung daanan dito siguro mga 50, bago sa bahay nila papunta dito sa ano, sa labas, mga 15 minutes pa, tapos mag-aano na din naman kami ng 10 minutes papunta sa palengke. So medyo malayo-layo talaga, so sana samahan nyo pa din kami mga langga for today's video kasi napakaganda talagang manood, lalo na pag ang place ay napakaganda din naman, sobrang sulit kumbaga. Ito na nga mga langga, malapit na nga kami sa highway, kumbaga, hindi pa yun highway, di ba? Nakakatuwa naman. Yes, mga langga, malapit na kami sa highway, papunta sa palengke nila. Sobrang tagal talaga, oo. Siguro pag nagmumotor ka, mga hahakutin lang siya ng mga simula sa bahay nila. Basta ganun na yung sinasabi ko. Eto na, welcome to the highway. So, magra-right kami ng daan kasi doon yung pakorbada. O diba, tingnan nyo naman, napakalinis ng daan. Yes, kahit alam mo yung mga dumi-dumi dyan sa daanan, yun yung mga ano lang ng mga leaves lang ng mga puno. Oo, yan, inaayos pa ni Habibi. Sobrang tawa niya nga sa akin, sabi niya pa, are you okay, diba daw na papalakasan niya yung pag-drive niya. Oo, so sobrang tawang-tawa talaga ako dito sa mukha ko. Pagmumukha ko, grabe. Yes, mga langga, so napaka the best yung ano namin, yung pag-uwi namin kasi pinag-pray ko talaga na 2022 makauwi kami. So eto, nakapag-uwi kami naman at kasama namin yung family namin. Ayan, tignan nyo naman yung mukha ko. Diba? So dito ang sarap kasi walang helmet. Oo, kita nyo naman yung mata ko, magang magapa. Ano kayang nangyari dito sa mata ko? Syempre kakagising ko lang yan. Tapos, ayun, kasi pag-uwi ko kanina natulog. Eto na nga mga langga, nakarating na kami sa mini palengke nila. Kumbaga, tinatawag to nilang mini palengke, yan. So, merong mga stand dito. Dito na kami bumili. Ayun, nung pumasok sa loob kasi palay-layo pa. E, fresh naman dito. Yan ang laki ng mga ista. Mura lang din yung ista. Siya nga yung asawa ko eh. Pakinggan nyo ha. Na matatawa kayo dito. Pampano? Pampian. Eh ba yung pampano? Nindot na siya. Ano na yung pampano? 3.20 eh. Ito na? Oh, adi, may halo man. Hmm?
alam mo may alam. Oo. Sa kagino? Opo. Kaya ba yung pakapili? Pili yan. Oo. Lagayin mo sa Ritzel. Ritzel. Tagpira ang irog sinito. 350 lang ma'am. 3 na siya ka plastic. Doon na lang kaya sa plastic. Walang ulit eh. Tagpira yun ito eh. Insane. Wala pa ganito, wala pa matuka naman niya Mahmud. Okay. Erog sini o, Didi? May head in na naman. Pira po ito. 98. Nalang sa divisor yung barangay.